Ma'am Jasmine, meron kayong 2-year-old na anak kay John Lorven. Opo. Asawa niyo po ito, hiwalay kayo. Ngayon, gusto niyo pong mahiram at makuha yung bata. Kayo bilang nanay, ayaw niya kayong payagan. Opo. Ano ra pong dahilan, ba't ayaw niyang ipahiram? Kung tutusin, nasa batas natin, below 7. Dapat sa inyo po, ma'am. Kaya nga po, magtataka sa dahil lang po sa sinasabi nilang may ubo yung ato. Umalis ako, sabi ko, hindi yun nasulta, hindi yung ibig isipin yung anak ko. Sabi ko sa kanila, pero yung mama niya po yung isang dahilan na sinusumbat niya sa akin. Pagkit yung pagnanganak ko, nandiyan daw yung gumastos na dapat lang naman po sila lima po. Bakit po nila sinusumbat sa akin? Tapos sabi pa ng mama niya, at kung ayaw na kita, sabi ko, kung una pa lang pala, ayaw nyo na ako, bakit nakikita? Lumilupa kayo sa akin, ba't hindi nyo sa akin sinabi? Sabi ko sa kanila. Okay, ma'am. Bakit kayo umalis? Time po noon, namatay po yung tita ko. Tapos po, eh, sabi ng tita ko, nag-aagaw buhay siya. Siyempre po, ang tagal na pong hindi niya nakita yung anak ko. Eh, siyempre po, bilang inatas, mahal na mahal ng tita ko yung anak ko. Sabi niya, gusto ko lang makita si Sia kahit hindi niya na ako maabutan. Siyempre, yung tita ko yung inaasahan ko lang eh. Tapos okay. Yun po, nung pupunin ko na po, dadagin ko sa tita ko kahit patay na yung ako. Gusto kong maramdaman ng tita ko na nandun yung presensya ng anak ko, pero hindi so, bigay. So valid nga po yung inyong dahilan sa pag-alis. Dahil yung tita niyo po pala, malaking na itulong sa inyo. Okay, at okay. Mahal na mahal niyang tita niyo yung inyong anak. So nung namatay, ipinagpilitan niyo talagang makapunta sa Burol na hindi okay. Naman tinanggap po nitong mister niyo at pamilya niya. Sige po. Sir John Lorven Patubo, magandang hapon po. Sir John. Magandang hapon po daw. Ang gusto po ni Jasmine, mahiram yung anak nyo, madalaw at mahiram. Dahil karapatan naman niya, kung tutusin, dahil nasa batas natin, pag below 7, dapat nasa nanay, di po ba? Opo, idol. O bakit yung ipinagkakait sa kanya yung anak po ninyo? Hindi ko po pinagkakait, idol, kasi may usapan po kaming, tig-isang buwan kami noon sa barangay. Opo. Tapos nung kinuha niya po yung bata, wala pa pong isang 2 linggo, pinapasundo na po yung bata doon, idol. Tapos nadatnan po namin na wala po siya doon. At nasaan siya? Ewan po namin, idol, kung nasaan siya. Sabi po ng kapitbahay nila, idol, na tito niya mismo, umalis daw siya na madaming dalang gamit. Iniwan po yung anak niyo? Iniwan niya po doon sa bahay nila, idol, kila mama niya. Tapos umalis siya, marami siyang dalang gamit? Opo, idol, marami daw siyang dalang gamit, sabi ng kapitbahay. Eh, yun ba yung sinasabi niya na namatay yung kanyang tita kaya kailangan niyang puntahan? Opo, idol, sa Pampanga po yun, idol, kasi kasagsagan po ng pandemic yun, idol, kasi bawal pong ibiyahe yung bata noon. O, si tama lang. So, iwan niya muna sa kanyang tito para mapunta ang isang tita na namatay, na yung tita niyang yun, malaki na itulong sa kanya, kailangan niya madalaw yung boro. Opo, idol. Oo. Iniisip lang, inaano ko po lang yung bata, idol, kasi kasagsagan po ng pandemic noon yun, idol. Kasi okay. Bawal po ibiyahe noon yung bata. Kaya nga niya iniwan para hindi nga niya masama yung bata. Okay, malayo sa panganib, sa COVID, kaya nga niya iniwan. At siya ay nag-alsabalutan, nagdala maraming gamit, pumunta ng Pampanga para makapunta sa Burol ng tita niya. Di ba, ganun yun? Hindi pa po siya pumunta doon, idol, sa Pampanga noon. Ah, wala pang Burol siya pupuntahan. Opo, idol. Wala pa po, idol. Eh, saan siya pumunta noon nung meron siyang bit-bit na maraming damit? Iwan ko po, idol. Tinatanong ko po doon sa kanila, idol. Eh, hindi daw po nila alam kung saan pumunta. Tapos yung mama niya po, pumunta daw po sa tita niya sa Bayangbang. Eh, paiba-iba naman yung sagot nila doon, idol. Sir, lalaki sa lalaki, diretsyon mo ako. Alam ko, meron kang gustong sabihin, meron kang pinapahiwatig, hindi mo lang madiretso-diretso. Bakit nga umalis siya kasagsagan ng COVID, nag-alsabalutan siya, iniwan yung anak ninyo para umalis at pumunta sa Pampanga? Ano yung duda mo doon? Ang duda ko po, idol, eh, nasa boyfriend niya eh. Yun. Mas maganda diretsyohan. Okay. So, bakit mo naisip na meron siyang boyfriend? Meron ka ba mga ebidensya? Meron ba mga chismis at kung ano-ano pa? Meron pa, idol. Meron pa akong ebidensya sa kanya na picture nilang dalawa. Meron. Ayun. Oh, no! Yan ang gusto ko sa diretsuhan. Si sir naman pa, sikot-sikot pa. Ma'am, Jasmine. Yes po. Bago kita tulungan, kailangan may paliwanag niyo po muna na maayos. Ito pong mga sinabi sa amin kanina ni Mister. Kasagsagan po ng COVID,
iniwan mo yung anak mo, okay, sa pangalaga ng tito mo, nag-alsabalutan ka at pumunta ka sa Pampanga. Ang duda niya, pumunta ka sa boyfriend mo. At meron siya ebidensya, litrato, na meron kang boyfriend. Pakisagot po, ma'am. Hindi po totoo yan, sir. Rafi, ganito po kasi yung nangyari noon. Di ba po namatay yung tita ko? And then, iwan yung anak ko sa pugin nila. Tapos nung kailangan... Ma'am, ang sinasabi ni John, bago pa man mamatay yung tita mo, umalis ka na, kasagsagan ng COVID. At meron daw litrato, kasama ka at yung lalaki. Sino po yung lalaking yon? Wala po yun, sir. Ano po? Nag-swimming po kami kasi noon. Pero nung bago po yung umalis ako, nauna na po yun. Kaya nga, sino po yung lalaking yun, ma'am? Kaibigan ko po. Kaibigan mo? Okay. Kung kaibigan mo, bakit sweet care sa picture? Hindi po. Totoo po yun, nanakakbay po ako sa kanya. Dahil po nagsisip. Tapos lahat po kami ng magkakaibigan, may pick po noon na magkakasama kami. Okay. So, kaibigan mo, inakbayan mo. So, bilang isang kaibigan, walang problema, akbayan. May asawang babae, mag-aakbay sa kanyang kaibigang lalaki. Alam niya po yun kasi ganun din po yung ginagawa niya noon pag nakikipag-inuman siya sa ibang mga katrabaho niya na hindi po naman inaano. Kaya okay. Kung ano yung... Kung ano yung ginagawa niya, ginagawa mo rin. Para quits lang. So, siya rin, may asawang lalaki rin pag-akbayan sa mga barkadang babae. Ganun po yung ginagawa niya. Una hanggang sa magkakaaway kami na pag nasa... Okay, pero ma'am, secondary na lang yan. Ma'am, promise, gusto kitang tulungan kasi siyempre dapat yung bata mapupunta sa nanay at this age, 2 years old. Ang nakakabulabog lang sa isipan ko is yung isang nanay, iiwanan yung kanyang anak sa kasagsagan ng COVID at iiwan po doon sa kanyang tito para umalis ng matagal at kung saan yung pumunta. Anong klaseng nanay yan? Kung ako punta, tanungin. Hindi ko po iniwan yung anak ko, Sir Ravi, sa mga tito. Okay. So, ma'am, kaibigan mo lang to. Bakit nakahalik sa pisngi mo at meron pang picture dito? Ayan o yung parang sinisinghot niya yung pisngi mo? Aminin ko po yan, sir. Matagal na po yan bago pa kami na. Ang dami niyang alam na sa akin na pag sa barkada ko, bago pa lang niya ako kilala. Alam niya na mabarkada talaga ako. Aminin ko po yun, sir. Tapos po, ngayon po, sabi ko na nga ba, sabi ko, kikita nila yan, ilalaban nila sa akin kahit hindi totoo, sabi ko. Ma'am, okay, mamaya na yung mga bintang, mamaya na yung mga namatay at burol, pumunta ka. Meron din kasi siyang litrato na may kakbay na ibang babae. Ang issue ko rito ngayon, ma'am, is kapag tinulungan kita na makuha mo yung baby, eh baka dumating yung time na iwan mo pa rin si baby, basta mo nang iwanan dahil may tawag yung iyong boyfriend na magkita kayo. Ayoko pong malagay naman sa alanganin ng sitwasyon ni baby just because kailangan mo makipag-date sa iyong boyfriend. Hindi po, Sir Rafi. Willing po talaga akong kunin yung anak ko po. Kasi kaya nga, ma'am, willing kang kunin yung anak mo. Paano kung dumating na naman yung time na may bagong lalaki dumating sa buhay mo o kung itong lalaki ito at tinawag ka, halika rito, darling, magkita tayo, mag-date tayo dyan sa ilog, kung saan man. At sige, at iniwan mo ulit si baby kung kanino lang dyan para makipag-date ka o pumunta ka ng isang lugar at matagal ka mawawala, kawawa si baby. At kung may nangyari kay baby, cargo din namin dahil kami ang naging instrumento na para may balik siya si baby. Nagets niyo po, ma'am? Opo, opo. Yung pagkuha po kay baby, kayang-kaya ko po yan, ma'am, nakapikit, promise. Opo. Pero ma'am, ayoko naman malagay sa sitwasyon na kapag may nangyari sa bata, kami po ang isa sa mga sisiin dahil kami po naging instrumento para makuha yung bata na sa ngayon ay nasa magandang kalagayan. At kukunin namin at ibibigay sa iyo. At kung napahamak yung bata, kami pong isa sa mga babalikan. Nag-guess niyo po, ma'am? Opo. Aalagaan ko po yung anak ko. Buhay po sa puso ko. Pre, nanggaling po sa akin yan kahit kailan. Hindi ko yan pinabayaan mula nung nasa ko pa lang. Sige po, ma'am. Ganito, ma'am. Pagbigyan kita. Mag-usap kayo ni John Lorven, kay Mr. Gusto ko lang makuha yung anak ko. Alam mo yan. Hindi na lang pinagdaan bata. Pero, di ba pumunta ka dito noon? Di ba ang pagpunta lang naman? Ang alam mo naman kasi yung, siyempre kukunin mo yung bata, dapat hinintay mo ako noon. Gusto ko lang masilayan muna yung bata pag kinukuha mo. Di ba? Ikaw naman kasi. Para kunin ko yung anak ko, pero anong sinasabi ng magulang mo sa akin? Na 3 days lang. Yan ang hirap ko kasi. Hindi ako papayag nung anak ko. Kaya yung nabuutap. Gawin niyo sa akin. Lalong-lalo na yung mama mo, lahat sinusubak sa akin. Kung yung mag-anak ng anak ako, sinasabi niya, kasi siya yung gastos. At lang ng
tanong ko kay ma, alam ko yan na siya yung iniisip ko. Pero ako iniisip ko, ah, hindi. Kasi ang iniisip yung kayo. Yung ugali mo kasi, yung inaano. Kasi nadala na sila nung, di ba may usapan tayong tig-isang buwan tayo? Di ba? Isang buwan tayo, pero anong ginawa niyo? Bigla niyo anong ginawa yung namin? Anak. May, alam na may, po yan. May patibay ako na kung yung kinachat, yung tinext mo sa akin noon na pinapakuha mo yung bata, di ba? Wala na bang paraan na para kayo po'y magbalikan alalang sa bata? Imposible na ba? O pwede pa rin? Ayaw ko na rin po. Bakit ayaw mo na? Kasi mahirap kasi siya ano yun, intindihin. Bakit mahirap siya intindihin? E misis mo siya at may anak ka sa kanya? Yung ugali niya po kasi sir. Ano yung ugali niya na hindi mo gusto? Yung lagi siyang nagbubunga nga. Tapos marami pa po sir yung mga ano na ayaw ko sa kanya. Nang dahil lang sa pagbubunga niya, ayaw mo na sa kanya? Yun lang ba yun? Mababaw ka sir. Palagi siyang umalis sir. Iwan ko kung nakikipagkita siya doon. Ang alam ko sir, matagal na silang nagkikita ng lalaking noon. Okay, yan po yung mabigat na dahilan kasi yung bunga nga sir na naremedyohan yan. Okay, pero yung pag alis-alis niya ng bahay para makipagkita sa ibang lalaki at kasal siya sa iyo, yun ang mabigat na dahilan na dapat mo ginamit kanina pa. Okay? So pag nagbubunga yung babae, di wag mo lang pansinin, umalis ka lang, palamig ka lang. Huwag mong patulan. Pag pinatulan mo, sabog kayo. Okay? Opo, sir. Doon na po. Ako pa yung mismong naglalambing sa kanya ngayon, sir. Dala isang buwan ko siyang inaano, pero wala eh, sir. Di pinapabayaan isang niya lang ako na. Anong buwan mo sa akin? Tulog ka, nakita ko sa cellphone mo. Imbis na uuwi ka sa amin ng anak. Anong ginawa mo? Nakikipag-sex ka sa ibang babae? Nakikipag-sex. Ano ba yun? O, aminin ko sa'yo, ha? Nagawa ko yun sa'yo, pero nagsisi ako, di ba? Nagsisi ako. Pero anong ginawa ko, pinapabayaan mo lang ako matulog sa labas, ganon. It's a tie. Sir, okay, inamin mo, naging salawahan ka, ito naman si girl, hindi nga niya aminin, pero kitang-kita naman sa ebidensya na salawahan din siya. So pareho kayo, it's a tie. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, kanino dapat mapunta ang bata? Yan ay sasagutin ng mga social worker natin. Kasi ako po'y takot na rin kumilos. Takot na rin ako na maiwan yung bata dyan sa iyo, sir. E baka naman yung bata, may kita niya na may kahalikan si daddy na hindi si mami, e matotroma yung bata. And then pag kimami naman, iwan niya si bata para makipag-date sa kanyang boyfriend, matotroma din bata. So let the social workers decide kung anong karapat-dapat para sa bata. Sige po, sir. Baka pwede namin kayo pag-ayusin muna. Usap kayong dalawa. Go ahead po. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Yun lang, wala nang iba. Kaya hindi ko lang pinagdadamot sa iyo yung bata. Bakit sinabi mo pang pag pinagdadamot ko yung bata? Pinapasyal ko naman ng linggo doon sa inyo. Pero wala ka. Tinatanong hindi namin tayo kung nasaan ka. Hindi ka pala umuwi doon. Tignan mo nga pati mga magulang mo doon. Kinakaanuhan ka. Wala yung mga magulang doon. Wala silang lahat para magtrabaho, para may maipadala sa amin. Ganon din sa anak ko. Tapos, pag kukunin ko yung anak ko, dami-daming sinasabi ng mama mo na dapat ba makialam siya? May sarili kang desisyon? Napaka-mamasboy mo, di ba? Yan lang yung sinasabi sa'yo kasi wala kang desisyon sa sarili mo. Kung ano yung sinasabi ng mama mo, doon ka sumusunod. Tapos yung sinasabi nila sa'yo na dapat 3 days lang sa akin, anong sinabi mo? Oo? Sige nga. Ngayon mo sa akin, patunayan. Diba sabi ko sa'yo, nung pumunta ka dito, hintayin mo ako. Gusto ko munang masilayan yung bata na kapag kukunin mo, diba? Sir, ma'am, ganito pong gagawin natin. Magpapapunta po kami ng mga taga-DSWD, social worker, child psychologist. Gagawin po kayo ng assessment pareho, okay? Alamin po, imbestigan ang sitwasyon niyo pareho. And then titingnan din yung sitwasyon ng bata ngayon. And then the DSWD, the social workers, will make a decision kung ano po narapat para sa bata. Kasi kung ako lang po, sir, ma'am, kayang-kaya kong kunin to. Idadaan lang natin sa batas na below 7 dapat sa nanay. Kaya lang, marami ako nalaman na ayaw ko nang makialam dahil natatakot na lang ako. Baka mapahamak pa yung bata at isa kami sin. At least, pag DSWD ang kikilos, eh, marami po silang mga pamamaraan para malaman kung ano narapat sa bata. Nandiyan yung mga social workers nila, child psychologists, etc., etc. Gagawin na evaluation. Ganun na lamang po, ha? By tomorrow, or at least before Friday, meron na pong desisyon yung mga DSWD. Kung ano po yung desisyon ng DSWD, doon po kami susunod, papanig. At syempre, yun ay para sa kapanan ng anak nyo, dalawa.